Kulang ka ba sa tulog? Ito ang itsura ng normal, healthy brain at ito naman ang itsura ng utak mo pag 6 hours or less ang tulog mo. Char! Ito ang itsura ng utak ng may Alzheimer's disease. Ano ba ang sakit na to? Bakit nangyayari to? Paano iwasan to? At nakaka-Alzheimer's ba pag kulang ka sa tulog? Ang Alzheimer's disease ay isang neurodegenerative disorder. Ito ang sakit kung saan nasisira at namamatay ang mga neurons. Ang neurons ang nagtatransmit ng signals sa utak para makapag-send at receive ng information. Madalas naapektuhan ang mga nasa edad 65 pataas. Pwede mas bata pero madalang lang. Less than 10% ng mga may Alzheimer's disease ang less than 65 years old. Ano ba ang sumisira sa neurons? Plaques at tangles. May parte na tinatawag na synapse. Ito ang site ng signal transmission from one neuron to another. Sa Alzheimer's, may buildup ng sticky proteins dito sa synapse. Ang tawag sa protein na to ay amyloid beta. Ang toxic waste na ito ay normally tinatanggal ng microglia. Ito ang janitor cell ng brain. Pero sa Alzheimer's, may excess buildup ng amyloid beta sa synapse at bumubuo ito ng plaque. Dahil dito, nagkakaroon ng blockage sa signaling at communication ng mga neurons. Dahil sa plaques na to, magti-trigger ng inflammation at ang mga inflammatory cells ang sumisira sa neurons. Maliban sa plaques, meron din naman tangles. Sa loob ng neurons, may mga tubes ito. At ang mga tau proteins ang naniniguro na straight ang mga tubes na ito para makadaan ng maayos ang mga chemical na kailangan para sa signaling. Pero sa Alzheimer's, dahil may inflammatory process, nagko-collapse ang mga tau proteins. Nagtutwist at bumubuo ng tangles. Dahil dito, napuputol ang connection sa loob ng neuron. May ibang brain scans kung saan may nakikitang plaques pero wala namang Alzheimer's yung pasyente. At meron naman yung mga pasyente may Alzheimer's pero walang nakikitang plaque sa brain scan. Ang mga tangles ang pinaka-consistent nakikita sa mga Alzheimer's patients. Ang parte ng utak na unang naapektuhan ng plaques at tangles ay ang hippocampus. Ito ang parte ng utak na responsible for memory. Kaya isa sa mga early symptoms ng Alzheimer's ay short-term memory loss. Nakalimutan kung ano yung kinain kagabi, nakalimutan na sinindi pala yung stove, at hindi naaalala na nag-check out sa Lazada kahapon, char. Progressive ang Alzheimer's disease, ibig sabihin habang tumatagal ay lumalala. At pag naapektuhan ng ibang parte ng utak, eventually magkakaroon ng problema sa logical thinking, mawawalan ng control sa emotions, magkakaparanoia, hallucinations, at pag sobrang lala na, pati long-term memories nawawala. Sariling pangalan, hindi na alam, sariling address, mga kapatid, asawa, anak, nakalimutan na. Ano ba ang mga risk factors ng Alzheimer's disease? Pagtanda. Pero hindi naman lahat ng tumatanda ay nagkaka-Alzheimer's. Genetic. Ang ApoE gene, pag namana, ay mataas ang risk magka-Alzheimer's disease. Pero hindi rin naman automatic na magkaka-Alzheimer's ka. Iba pang risk factors ay traumatic head injury, heart disease, cerebrovascular disease tulad ng stroke, smoking, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, at depression. Ito naman ang mga factors na nakakabawas ng risk magka-Alzheimer's disease. Higher formal education, pagbabasa ng libro, learning something new each day, playing musical instruments, healthy diet, regular aerobic exercises tulad ng jogging, walking, running, swimming, at pagtulog ng at least 7 to 8 hours a day. My research last year sa Stanford University with 4,417 participants ages 65 to 85 at nakita dito na ang mga natutulog for 6 hours or less ay may elevated levels of amyloid beta proteins. Ito yung bumubuo ng plaques. At ang mga natutulog naman for more than 9 hours ay may increased depressive symptoms, increased body mass index, at increased cognitive decline. May problema sa memory and comprehension. May mga limitations sa research na to. Ang mga hours of sleep ng mga participants ay self-reported, hindi siya observed, at hindi rin binanggit ng mga participants kung may iba ba silang sakit tulad ng high blood, diabetes, or stroke. Base sa research na to, ang ideal number of hours of sleep ay 7 to 8 hours. Maaring risk factor ang lack of sleep sa pagdevelop ng Alzheimer's disease, pero hindi ito direct cause. Pero aminin mo, pag nakaka 7 to 8 hours of sleep ka, di ba mas fresh ang pakiramdam? Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.